Hi guys, Shopee haul muna tayo. Dumating na yung order ko sa Shopee. Itong capacitor tester. Ayan guys, ha. Naka-pouch. Ang ano niya is portable digital capacitance capacitor meter tester. Okay, bubuksan natin tong kanyang pouch. And guys, may foam. Naka-foam siya. Tingnan natin tong foam. Guys, naka-foam. Then, naka bubble wrap. Ayan guys. Tanggalin natin sa bubble wrap. And guys, nasa box siya. Meron pa siyang box. Ayan. Nakalagay ba? May ba baliktad? Test equipment. Digital. Multitester. Pero actually, baka yung ginamit lang yung box. Pero ano to, capacitance tester. Ayan. Tignan natin yung mga nasa loob ng box. Ito, merong lock dito. Yan. Yan guys. Ito yung kanyang test lead. Test lead niya guys. Positive and negative test lead. Meron din siyang manual. Ito yung manual niya. Tingnan natin kung yan. Yung isa sa incheck. Incheck ang sulat. Ito naman may manual na English. Yan. Sabi muna natin. Tapos, ito yung mismong tester niya, guys. Yan. Ayan, guys. Saan natin. Ang model niya is DM6013L. Yan. Ito yung mga ano niya, mga parameters niya, ay yung mga settings niya. Nakalagay dito from 20 mF microfarad hanggang 200 picofarad. Yan, dito sa kabila. Mayroon siyang ilaw dito, backlight. Tapos ito, hold. Ito naman yung setting sa zero. Then, ito yung jack ng mga test lead niya. Meron din dito sa itaas. Yan, CX positive, tsaka yung CX negative. Aaralin ko pa yan. So itong mga test mga lead dito sa test jack lead dito sa mga ano sa baba. Bali wala siyang
wala siyang ano, design, parang marker, wala eh. Kung ano yung positive, ano yung negative, yun, wala. So, titingnan ko pa yan. Yung likod, ayun, wala naman nakalagay sa likod, maliban dito sa, ito siguro yung compartment ng battery. Yan, supplied yung kanyang battery, 9 volts. 9 volts ang battery niya. Yan. Anin ko muna, ha? Ito nga pala yung ano niya, may isang screw doon. Tatanggalin ko yon, tapos ipapasok ko yung battery for initial testing. Okay. Yan guys, tinanggal ko na yung screw doon, tapos sisikwatin natin ng bahagya. Yun, nasikwat siya. Ginamit ko tong maliit na screwdriver. Yan, natanggal ko na yung cover niya. Ito guys, yung battery terminal niya, oh, para sa 9 volts. Sasalpak ko. Sasalpa ko na siya for initial testing natin. Okay. Re-replace ko yung cover. Yan. Yan. Ito pala, ito stand meron siya. Pagka ilalagay sa lamesa. Yan, dito. Stand siya. So, yan guys. Nalagay ko yung battery. Tapos, subukan natin i-turn on natin itong switch niya sa settings. Ayun, meron guys. Meron namang okay yung display niya. Yan. May off siya dun sa una. Tapos dito sa dulo, may off din siya. So, yan. Tapos ito raw, backlight. Yan. Okay. Hindi siya ma... o-open lang siya, pero ang off niya dito rin sa kabila. Yan. Naka-off siya. So, backlight to. Ito naman yung pagka nag-measure ka, yung hold mo yung value niya. Ito, may hold. Ito yung zero calibration. Ito. Yung bago ka mag-read, kailangan i-calibrate mo muna sa zero yung ano mo. Yung display. Okay? Tapos tong, ito nga, etong mga test lead dito, wala nakalagay na ano eh. Walang designation o marker eh. So, babalikan ko na lang siya pagka nakabili ako ng capacitor, yung itetest ko. Dapat may good and bad capacitor ka na matetest para yung comparison niya. Kung makukuha mo yung kanyang comparison. Okay, yan na lang muna guys. Okay. Ah, siya nga pala, nabili ko siya sa Shopee. Nag-search ako dun sa ano nila, sa online. Nakita ko siya, 643 pesos. Libre na guys yung ano, yung may promo sila na ano, na free delivery na yun sa 643. Yan. Yan. Tester lang siya ng capacitor.
Kasi meron na akong nabili rin sa kanila na ohmmeter, pwede sa resistance and voltages. Ito naman sa capacitance. Okay.